Hello guys, welcome to my channel Pelicansa. Now I will bring you to this cryptocurrency video. But guys, before po tayo proceed sa ating topic ngayon, please subscribe, like and share, and then comment down below kung meron po kayong gustong request na video topic natin. Okay guys, ano ba topic natin ngayon sa araw na ito? So ang ating topic muna guys is itutor muna ko kayo dito sa loob ng aking Bybet account. So hey guys, kung meron po kayong app na Bybet, pindutin lang po ninyo mismo ang app na Bybet para makapunta po tayo sa loob ng ating account, no? Ipapasilip po lang po sa inyo kung ano ba ang nasa loob ng Bybet, no? Kung paano ba tayo mag-trade at magkaroon ng profit dito sa Bybet. Okay guys, pindutin lang po natin yung app na Bybet. And then, mapupunta po tayo dito sa trade, no? At sa pinakaibaba po guys, makikita nyo po yung lima na ang number one po ay home. Yun po ang nasa loob ng home. Makikita nyo po ang mga price ng ating mga coin. Yung halimbawa BTC per USDT, Ethereum per USDT, then so on and so forth. Then ang, yan po ang nasa loob ng home natin guys. No? Dyan, punta na po tayo sa markets kung ano ba ang nasa nasa loob ng markets. Yun guys, no, makikita nyo po naka-green halos, so ibig sabihin meron pong green color sa pinaka right side niya. Ibig sabihin po yung mga coins natin ay pataas ang kanilang direction, no, pataas ang price. So yan po guys, no, makikita ang mga coins na pwede nating i-trade. Ito po, napakarami po nila. Pili lang po tayo kung gusto po tayong mag-trade. Pili lang po natin kung anong coins ang ating gagamitin, no? But mostly guys, ang ginagamit po natin ay BTC USDT kung malaki-laki po ang ating puhunan. But kung maliliit lang po ang ating puhunan, pili po tayo sa mga hindi masyadong mahal na coins. So, okay. Punta na po tayo dito sa pangatlo guys, which is derivatives. No, ano ba ang nasa loob ng derivatives? No, okay, napunta po tayo mismo dito sa pinaka chart ng derivatives, no. Ibig sabihin po dito natin malalaman kung saan po ang direksyon ng presyo ng Bitcoin, no, per USDT. So ngayon guys, nasa 15 minutes time frame po tayo. So ibig sabihin po ng 15 minutes time frame, so bawat isang candlestick ay nagre-represent o binubuo ng 15 minutes, no? So ibig sabihin, isang candlestick ay binubuo sa loob ng 15 minutes. So every candlestick, 15 minutes po 'yan guys, no? So kung nasa 1 day po tayo guys, no, 1 day time frame, so ibig sabihin every candlestick ay binubuo po ng isang araw. So dito po natin malalaman kung saan direksyon ang presyo, pataas ba o pababa. So hindi po ibig sabihin guys, no, may tips lang po ako sa inyo, no. Ang green, ibig sabihin po niyan ay pataas. Ang red, ibig sabihin po niyan ay pababa. So porkit naka-green po siya ngayon, hindi po ibig sabihin na papunta po siya sa taas, no. So meron pa po tayong hintayin na signal, which is na nagpo-form na signal na pwede po tayong umentry sa ating trade or umexit sa ating trade, no. So marami pa tayong pwedeng malaman dito sa pag-trade kung pag-aralan natin kung paano po ba magpasa ng mga candlestick at mga signals na pwede pong umentry at umexit. So okay guys, punta na po tayo sa number 4, trade, no. So ano bang nasa loob ng trade? So okay, dito natin makikita yung buy and then sell. So yung color green na may nakasulat na buy at yung sell na may nakasulat, color red na may nakasulat na sell. So ibig sabihin guys, buy low then sell high. So ibig sabihin, bili po tayo ng sa presyo na mababa at isi-sell po natin sa mataas na presyo para may profit po tayo. So ganun lang po guys, no, ibig sabihin ng buy low then sell high.
So, kung gusto mo natin malaman ang chart, ang pinaka-chart po guys ay nasa taas ng sign. May sign po siya na candlestick at may nakasulat sa right side na charts. Pindutin na po natin and then mapupunta po tayo sa pinaka-chart ng ating trade, no? So, pili lang po tayo na may 1-day time frame po tayo, may 4 hours time frame po tayo, at saka may 30 minutes, no? Marami po guys, no? Meron pong 1 minute, 3 minute, may 5 minutes, may 15 minutes, may 30 minutes, no? May 1 hour, may 2 hours, may 4 hours, may 6 hours, may 12 hours, may 1 day, may 1 week, and then may 1 month. So, ganun lang guys, kung may gusto po kayong, kung ano pong time frame ang inyong tinitingnan. So, before po, so paalala lang po guys, no, kung gusto po nyong mag-trade, kailangan po nyong malaman lahat kung ano bang mga technique na mas lalo na sa pagbasa ng mga candlestick at mga signals, no, kailangan po nating malaman kung paano po ba magbasa. So sa akin lang guys, as beginners sa pag-trade, no, sa pinakatabis na time frame ay 4 hours po. Ang 4 hours po ay nagbibigay signal. Ito po ang day trader, no? Day trader po tayo, sometimes scalper, na maliliit lang po ang ating puhunan. Yun ang pinakadabis na time frame. Nagbibigay siya ng signal na pwede po tayong umentry or umexit. Okay? Yun lang guys, at susunod punta na po tayo sa assets, no? So dito natin makikita kung magkano na ba ang assets natin, no? Halimbawa, may capital po tayo o may pinapasok po tayo dito na 10,000. So, na maging capital po natin sa trade, dito po natin magkikita kung magkano na ba inabot sa ating 10,000, no? So, kung bumaba pa siya o tataas, no? Ang purpose po natin dito sa trade ay kailangan po tumaas ang ating pera, no? So, ganun lang guys, no, makikita nyo ang pinakaiba, pinakataas, may overview, may spot, no, asset sa spot, asset sa derivatives, may fundings, may USDC, may earn. So, ganun lang guys, no, may makikita natin sa assets, no, magkano ba ang mga assets nyo dito, no, so. So, yan lang guys, no, nasa loob. Yan na po ang lahat ng nasa loob sa ating Bybit account. No, sana sinamahan nyo ako hanggang dulo para malaman nyo kung ano ba ang nasa loob mismo ng Bybit natin account. No. Kung sino po ang gustong magkaroon ng Bybit account, no, so comment na po kayo or DM me or direct me. Direct message me para maturuan kita kung paano po magkaroon ng Bybit account. Okay guys, this is Philip Kahansa. Now, ang partner nyo dito sa Crypto. Sign out!